Pamamahagi ng cash assistance sa barangay Upper Bicutan, sinuspinde muna ng Taguig City. May report si ABC correspondent Birnalin Amado. Para mapanatili ang kapayapaan, sinuspinde muna ng pamahalang lungsod ang pamamahagi ng cash assistance kahapon sa barangay Upper Bicutan, Taguig City. Pagpapatuloy ang pamamahagi sa lalong madaling panahon kapag matiyak na ang kaligtasan ng mga benepisyaryo at mga manggagawa sa gobyerno. Ang desisyon ay naabot matapos ang maraming mga tao na hindi nasa listahan ng SAP 1 at SAP 2 na mga beneficiary ng cash aid ang sumugod sa venue para sa pamamahagi at nagbanta at tangkang sasaktan ng mga social worker, security staff at mga pulis. Inulit nila ang direktiba ng pambansang pamahalaan ay malinaw. Ang mga nasa listahan ng SAP 1 at SAP 2 ay bibigyan ng prioridad para sa tulong pinansyal mula sa pambansang pamahalaan. Ang iba pang mga mahihirap na grupo tulad ng mga individual na may mababang kita at mga taong matinding naapektuhan ng ECQ ay dapat sundin. Ang lungsod ay hindi maaaring magdagdag ng mga iba pang benepisyaryo sa mga listahan nang hindi lumalabag sa mga binigay na alituntunin. Naiintindihan ng lungsod ang mga paghihirap na dinala ng COVID-19 sa lahat. Iyon ang dahilan kung bakit simula na magsimula ang lockdown ng nakaraang taon. Ang lungsod ay nagpapalawak ng tunong pinansyal, mga food pack at hygiene kits sa iba't ibang mga sektor kasama ang mga wala sa listahan ng mga beneficiary ng SAP. Makatitiyak na ang lungsod ay magpapatuloy sa pagbibigay ng tulong hanggat pinahihintulutan ito na mapagkukunan. Inaanyahan nila ang mga residente na manatiling kalmado at igalang ang mga patakarang inilatag ng pamahalaang pambansa. Higit sa lahat, nakiusap sila sa mga residente na huwag bantaan o saktan sa anumang paraan ang mga social worker, security staff at mga pulis na pawang nagtatrabaho ng husto at isapanganib ang kanilang sariling kalusugan at kaligtasan upang maipamahagi ang tulong sa kanilang mga kapwa Tagigenyos. Para sa Eagle News, kasama si Archie Amado, ako si Vernalyn Amado. We live in interesting times.